Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reklamo ni Rigondo at ang paniniwala ni Crawford. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So hindi pa rin nga po talaga matanggap ni Guillermo Rigondo ang kanyang pagkatalo sa kamay ng angas ng Pinas na si Gianreal Casimero. Ito ay matapos sabihin kahapon ni Rigondo pagkatapos ng laban na hindi magaling na kampiyon ang pambato natin, ay pinasundan niya pa ito ng mga ilang tweets kung saan naglabas siya ng kanyang sama ng loob. Ayon sa post ni Rigondo ay nanalo lamang umano si Casimero sa mata ng mga judges. Ngunit wala daw itong problema sa kanya dahil kailanman ay hindi umano sa kanya naging patas ang professional boxing. Hindi katulad sa amateurs kung saan nagawa niyang manalo ng Olympic gold medal ng 2 beses. Giit rin ni Rigondo na hindi rin si Casimero si Pacquiao at na maayos pa din ang kondisyon ng kanyang panga. Pagkatapos nito ay sinundan pa ito ni Rigondo ng isang post na hindi naman daw siya gumagawa ng excuses o kung ano pang mga dahilan. Subalit umasa daw kasi siya na babasagin ni Casimero ang kanyang muka at ihahatid niya ito sa kanyang retirement. Pero hindi naman daw kasi siya isang punching bag lang na hindi pwedeng gumalaw. Marunong daw kasi siyang magboxing, kung saan natutunan niya na daw ito matagal ng panahon ang nakakalipas bago pa siya maging isang kampiyon. Bukod dyan ay shinare din ni Rigondo ang ilang mga post ng mga boxing experts na sumasang-ayon sa kanya na talo daw talaga dapat si Casimero. Gaya ng post ni Brian Campbell na sinasabi niyang nakakadismaya umano ang naging basehan ng mga judges sa pag-score ng laban dahil wala naman umanong nakagawa ng magandang opensa sa dalawa. Tanong nito ay paano mo daw ibibigay kay Casimero ang panalo kung hindi naman umano naging epektibo ang pagiging agresibo nito. So ito naman ang tanong ko sa iyong analyst ka. Paano mo naman ibibigay ang panalo kay Rigondo kung takbo ito ng takbo at kahit man lang mag-counter ay hindi magawa? Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi naman ni WBO welterweight champion Terence Crawford na hindi niya daw maintindihan ang sinasabi ng karamihan. Pero sa palagay niya umano ay 100% na si Rigondo ang nanalo sa laban, kung saan hindi man lang daw dapat ito naging dikit dahil malawak na malawak ang distansya sa pagkapanalo ng Cuban fighter. Habang ang isa pa nating pambato na si Mark Magnifico Magsayo ay sinabi naman na para sa kanya ay dapat isang unanimous decision umano ang resulta para kay Casimero dahil wala daw ginawang action si Rigondo dahil panaytakbo lang ang ginawa nito, habang si Casimero naman umano yung pilit na gumagawa ng action. Sinisi din ni Magsayo ang estilo at pamamaraan lumaban ni Rigondo kung bakit dismayado lahat ng tao kahapon sa nasabing bakbakan. Bukod dyan ay sinabi din ito na kung Casimero versus Dunayre ang naging laban, ay walang duda daw na puno ng aksyon ang napanood natin dahil parehong matapang at palaban ang dalawang Pinoy Bantamweight World Champions na ito. Naniniwala din si Magnifico na makukuha ni Pacquiao ang panalo kontra kay Yordenis Uga sa susunod na linggo sa pamamagitan ng isang knockout win. Huwag din natin kalimutan mga idol na lalaban si Magsayo sa undercard ng Pacquiao Ugas, kung saan makakatapat nito ang tigasin at dating WBC Super Bantamweight Champion na si Julio Ceja. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng